May isang lalaki na nagsasakratulmo, naghihingalo. Pinapasyahada nila, hindi niya kayang bigkasin ang la ilaha illallah. May nagsabi, marahil tanungin natin ang kanyang mga magulang, ang kanyang ina, baka may nagawa siyang masama. At itong dahilan nang hindi niya pagbigkas sa la ilaha illallah, pumunta sila sa kanyang ina at tumanda na ang kanyang ina. Tinanong nila at kanyang sinabi, masama ang loob ko sa aking anak. Masama ang loob ko sa aking anak. Yung palang naging dahilan kung bakit hindi niya mabigkas ang la ilaha illallah. Sabi niya, ang aking anak ay napakabuti sa akin nung hindi pa nag-asawa. Pinagsisirbisyon niya ako. Pinagsisirbisyuhan niya ako. Binibigyan niya ako ng mga, tinutustusan niya ako, mabuti siya sa akin, subalit nang siya ay nag-asawa, kinalimutan niya ako. Hindi na siya nangungumusta. Hindi na niya ako binibisita. Masama ang aking kalooban, sabi ng matanda sa kanya. Sabi nila, ya, o aming, o tanda, ito pala ang dahilan kung bakit hindi mabigkas ng iyong anak, dahil ang iyong anak ngayon ay nagsasakratul maut at hindi niya mabigkas ang la ilaha illallah. Patawarin niyo na siya para mabigkas niya ang la ilaha illallah. Umiyak ang kanyang ina. Tingnan natin, tingnan niyo ang ina, kung gaano kalambot ang kanilang mga puso, kung gaano pinapatawad ko ng aking anak. Tingnan nyo ang ina kung gaano kalambot, kung gaano kalaking awa pagmamalasakit niya sa kanyang mga anak. Kahit ano pang kan nagagawa ng mga anak, ay nangingibabaw pa rin ang awa habang pagmamahal ng ina sa atin. Pagkaray nabigkas niya ang la ilaha illallah at dinatnan siya ng kamatayan. Ang pagiging suwail sa mga magulang na isang kasumpang-sumpang gawain. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana waliday. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong suwail sa kanyang mga magulang. Nararapat sa isang anak na siya ay nagpapakumbaba sa kanyang mga magulang. Dahil nasak, lalo ng ating mga ina, na nasa kanilang paanan ang ating paraiso. Sila ang malaking dahilan kung tayo ay, para tayo makapasok sa paraiso. Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ang paraiso ay nasa paanan ng inyong mga ina. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nalugi ang isang tao, nalugi ang isang tao, tatlong beses niyang inuulit-ulit. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, sino po ang taong umabot sa kanya ang katandaan ng kanyang mga magulang subalit hindi siya nakapasok sa paraiso o kaya hindi siya pinatawad ni Allah? Anong ibig sabihin niyo? Namuhay siya, nakasama ng kanyang mga magulang, na umabot sa katandaan, subalit pinabayaan niya ang kanilang mga karapatan, hindi nagmalasakit, hindi niya iginalang. Subhanallah. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkalooban nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pakikitungo, pagmamahal, paggalang sa ating mga magulang.